mga idol, pumitas tayo ng gulay kasi mag-aasim tayo ng isda. Munting panima natin. Pitas tayo ng sitaw, tsaka okra. Ayan. Nakatipid na tayo dito. Tsaka yung talong, isang talong lang. Agayatin natin siya. Kasi mag-aasim ako ng ano ngayon. Ng isda. Ang gagawin kong pang-asim mga idol, ano? Itong kamyas. Mas masarap yung kamyas pang-asim mga lodi. Kung di pa kayo nakaka-try ng ganyan, i-try nyo na. Ayan. Kaunting gulay, nakatipid tayo. Kahit pa paano. So, itong gulay talaga ito, okre. Kaya nagtanim ako eh. So, yung mga sitaw, urong papatay na kasi kaya kunti na mamunga eh. Pero nung mga nakaraan mga lodi, napakadaming bunga nun. Yung iba nga, pinahinog ko na lang eh. So, ito, nakatipid na tayo dito kaysa bumili ka ng sa palengke. Guys, kahit konti, meron ka matitikmang sitaw. Iba mga lodi, discarte lang yung mga lodi. Ayan o. Magkano rin to kung bilhin mo sa palengke itong sitaw na napitas ko na to? Siguro 10 piso. Pinakamurang sitaw na yung 10 piso. Hindi ba? Dari na kasi ba kung mga 30 siguro mga lodi. 30 pesos. Ayan, 30 pesos ang nasave natin. Dali lang lutuin itong mga lodi, yung lulutuin ko na to. Namiss ko lang kasi yung maasim na ano eh. Na para siyang sinigang pero baboy, ay baboy, isda ang gagamitin kong ano. Kinumpleto ko ng gulay mga lodi para mas masarap, mas kumpleto kasi pag yung kumpleto kasi yung gulay, mas masarap kung magluluto kayong ganito. Kasi yung ano ng gulay, yung aroma ng gulay napupunta sa sabaw. Yan. So balatan natin yung mga gulay mga lodi. Ito yung binili ko lang sa palengke, itong gulay na to, pati yung talbos ng kamuting gapang. Kasi yung kamuting gapang ang tinanim ko, hindi pa siya pwedeng talbusan mga lodi. Kasi bata pa. Baka magtampo. Kasi nung nakaraan, bumili rin ako ng ano, ng kamuting gapang. Tapos yung ano mga lodi, itinanim ko, ayun, buhay na. Yung pinakapuno niya, buhay na. Grabe, ang init ngayon. Yung iba nga, ano lang, itong nilalagay dito, talbos lang ng kamuting kahoy. Ay, kamuting kahoy, kamuting gapang. Pero gusto ko may mga ano. Ayan. Yung kamuting gapang na binili ko. Ayan. Hello, di. Kamuting gapang. Pagkasa natin, syempre. So yung ano nito, itatanim ko ulit para dumami yung ano natin. Pilihan lang natin. Kunti lang makukuha dito. Wala nang ganong ano. Talbos. Importante pa naman dito yung talbos. Yung talaga kinukuha ko dito eh. Kasi nakakain siya. Ah, kukunti lang nakuha doon sa isa. Tanda na nung iba. Ah, mas maganda talaga may tanim eh. Para pag magaganto kang luto, kukuha ka na lang doon sa ano.
bakuran mo, di ba? Nakakatipid-tipid ka. Sa mahal ng bilihin ngayon mga lodi, kailangan mag-isip kayo paano makakatipid. O, kukunti. Yun lang nakuha ko doon sa dalawa na yun. Wala na yun. Kuchino natin. So, wala yung... yun. Hindi mawawala. Naalala niyo ba mga lodi yung naging ginto ito? 500 ng kilo. Patay na natin. Bawasan natin yung tubig. Masyado marami. Yan. Lagay na natin ito doon sa tubig. So itong isda na binili ko na ito, kung tawagin sa Bicol to ano eh, salay-salay eh. Ayan o. Ayan o. Alori. Sa Bicol, salay-salay ito. Napakamahal nito sa Bicol, itong isda na ito. Mas lalo na dito, sa Rizal. So iyan yung asima natin ngayon. Napakahina naman yata ng tubig natin ngayon. Anong nangyari sa Manila Water? Nagasa natin siya. Ito ang gagawin kong pang-asim dyan, Lodi. Alam niyo ba yan? Kung ano yan? Ito. Kamyas. Iiwa-iwain lang natin siya. So, ayun mga idol, yung ano, kamyas. Iniiwa ko lang na ano, para yung asim niya mapunta rin sa iluluto natin. So, ayun, yung tawag dito sa luto na to, kung sa Bicol, ano, itong tawag dito, kusido. Yun, naalala ko, kusido. Marami kaming pinangano ng pangasim dito, hindi lang kamyas eh. Doon, mangga, tapos kung tawagin nila yung isang pangasim pa na ano, parang paro-paro yung ano niya eh, yung dahon niya mga idol eh. Comment nga kayo mga idol kung ano yung dahon na yun. Maasim yun eh. So nagpakulo na tayo ng tubig mga lodi. Ayan ang tubig natin. Ngayon, i-ano na natin yung ano niya. Ano nga yung pang-asim na yun? Nalimutan ko talaga mga lodi yung pang-asim na yun. Panguhuli natin yung mga isda, lodi. I-ano na natin yung gulay na pinitas natin kanina. Kasi yung isda, mabilis lang maluto yun eh. Isang ano lang yung kumukulo na ito eh. Ayan. Ayan. Tapos ilagay na natin itong ano, kamyas. Ito yung magiging pang-asim kasi. Kailangan maano siya. Yung asim niya mapunta rin sa ano, sa sabaw natin mga lodi. Ayan, natural na pang-asim talaga. Napakasarap na natural na pang-asim. Ayun mga nabibili sa tindahan na ano, nako wala yan. Naalala ko yung bata pa ako talaga yung mga pang-asim na ano, napakasarap, gaganahan ka talaga. Tapad muna natin mga lodi, mamaya balikan natin. So ayun mga idol, nilagay ko na yung ano, mga gulay. Ilalagay na natin yung isda. Ayan o. Madali lang kasi maluto yung isda. Kaya pinahuli ko. O.
Ano yun? Ayan, mga lodi. Wow! Kusido. Kung sa Bicol na luto ito, kusido. With kamyas, mga lodi. Ayan na, mga lodi, oh. Sauce! Grabe. Ayan, kamyas natin. Tikman natin. Ayun na nga, lumasa na nga. Grabe, sarap. Lumasa na yung ano nung kamyas. Naalala ko na yung isang pangasim na yun na ano, kung tawagin sa Bicol, kalibangbang. Pakicomment dyan mga lodi kung kalibangbang nga ba yun sa Bicol, yung pangasim na yun. So, ito ang ulam natin mga lodi. Ngayong araw. Okay na po tayo ngayon. Grabe, ang sarap ng kamyas. Lasang-lasa talaga mga idol. Dagdagan natin kunting asin. So, ganun lang magluto mga idol ng kusidong isda. So, maraming maraming salamat po sa panunod. Share and follow po kayo sa aking video kung nagustuhan nyo. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!